Hi guys! Siguro po naalala nyo itong content na ito, itong upload na to sa YouTube. Ito po ay isa sa pinakamalaking propaganda, pinakamalaking kasinungalingan ng mga taga-kabila. Nakita ko lang to kanina sa Facebook, meron kasing nag-share. So ito yon. Kung nakikita nyo po, matindi talaga. Napakaraming nauto dahil milyon ang views na ito. Napakaraming napaniwala at nalason ang utak. Ganon po sila katindi. Talagang pinaghandaan nila gamit ang kasinungalingan at disinformation. Pinaghandaan po talaga. At sino pa ba ang magpaplano niyan? Siguro alam na natin. Sino pa ba ang pinakapunot dulo na itong mga ganito? Alam na natin yun. Okay. Kamusta na ang propesiya ni Nostradamus kay BBM? Abay, dinamay pa talaga si Nostradamus. Ano ho? Sa kanyang thumbnail kasi ganito. Magiging pinakamayamang bansa sa buong mundo ang Pilipinas sa taong 2022. Yun lang. Patapos na po ang 2022. Mukhang tayo pa rin ang isa sa pinakamahirap na bansa. Dahil sa mga ganito. Sa tingin ko. Dahil sa mga ganitong propaganda na napakaraming nalason at nauto. Totoo yun. Ito po ang rason kaya napag-iiwanan na tayo ng napakaraming progresibong bansa dito sa Asia. Abay, antindi ha? Pinakamayaman. Diba? Ang propesiya ni Nostradamus sa magiging presidente ng Pilipinas sa taong 2022. Akalain mo kung ilang taon nang patay etong si Nostradamus pero nakahalungkat pa sila ng ganitong record. Saan at paano ganito katindi? Nakakilabot minsan yung sobra-sobrang kasinungalingan at disinformation na makikita niyo po sa YouTube. Talagang matinding panlalason. Pero ang pinakamatindi kasi doon, kahit papaano, marami pa rin naniniwala. Take note ha, hindi ko sisinuhin yung mga naniniwala or nauto dahil kahit yung mga professionals na kakilala natin, naniwala rin sa mga ganito. Ang saklap. Diba? Ano ibig sabihin nun? Napakatindi ah. Ano pa ba yung nasa thumbnail niya? Comeback of the powerful president. So tignan natin, wala pa namang... Anyway, yung 2022 dito na sinabing pinakamayaman, mukhang wala ng pag-asa. Tignan natin, baka may lumabas uling propaganda na... In 2023, tayo na ang pinakamayaman. Tignan natin, ha? Dahil itong mga pulangaw na nag-upload sa YouTube, hinding-hindi po talaga sila titigil sa mga ganitong propaganda. Bakit? Tinatangkilik kasi ng napakaraming uto-uto. Tinatangkilik po talaga. Grabe.